ibahagi ang kwentong ito. Dahil baka kahit paano ay may mapulot na kaalaman yung inyo pong mga tagapakinig. Bali ito po ay totoong nangyari. Karanasan po ito mismo ng Lolo Karding ko. Ipinanganak po at lumaki si Lolo Karding sa probinsya. Doon na rin ito nakapangasawa at nagkapamilya. Halos buong buhay niya ay namalagi lang siya sa probinsya nila. Pero nung binata pa lang ito ay nagkaroon ng hindi makakalimutang karanasan pagdating sa mga aswang. Si Lolo Karding po kasi ay mahilig gumawa ng mga tinatawag na kisiw. Ang sinasabing kisiw po sa kanila ay bitag sa Tagalog. Ito ang kanyang pinakalibangan. Kilala siya sa kanilang baryo pagdating sa paggawa ng mga bitag. Mahusay siya at maabilidad pagdating sa panguhuli ng mga may ilap na hayop tulad ng garong at talo. Yung garong po sa kanila ay musang at yung halo naman na tinatawag ay yung bayawak. Wala talagang makatalo noon kay Lolo Karding pagdating sa panguhuli gamit ang bitag. Kaya napagkakakitaan niya madalas ang abilidad niyang ito. Dahil gustong gusto ng mga manginginom sa kanila na pulutanin ang bayawak at musang, ganun na rin ang mga sawa. Noong mga panahong iyon kasi ay hindi pa masyadong maigpit. At marami pa talaga ang mga ganitong uri ng hayop sa mga pagubatan doon sa kanilang probinsya. Kung minsan naman ay pinagpapalit niya ng bigas at isda ang kanyang mga nahuhuli. Kaya malaking tulong sa kanilang pamilya yung ginagawa ni Lolo nung binata pa siya. Ang mga ginagamit niyang lubid ay siya mismo ang gumagawa. At pinapahiran niya ang mga ito ng uling nang upang sa ganon ay humalo sa kulay ng kaligasan. Pero minsan, nang bisitahin niya ang kanyang mga ginawang bitag, ay nagulat talaga siya nang makita niya ang isang napakalaking bayawak. Umulupot na sa mga sanga ng halamang naroon yung tali nito dahil sa pagpupumilit na makataas. Pero maasahan talaga at lubang matibay ang mga tali at bitag na ginagawa ni Lolo Karding. Dahil sa pagkakahuli niya sa malaking bayawak na iyon, ay talaga namang natuwa ang nooy binatang si Lolo Karding. Iyon na yata ang pinakamalaking bayawak na nahuli doon sa kanilang lugar, na para na iyong isang maliit na buhaya. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa nahuli niyang bayawak, kung kaya marami ang nakikusyoso. Marami din ang nagbalak na bumili upang matikman ang karni noon. Pero tumanggi si Lolo Karding pagkat nais niya munang alagaan ito at panatilihin muna sa kanilang bahay. Kahit ang mga taga roon sa karapit baryo nila ay talaga nagpupunta sa kanilang bahay at sinasadya siya para makita yung nasabing bayawak. Hanggang isang araw ay may biglang dumating na lalaki sa bahay nila. Isa itong malaking tao at halatang may sinasabi sa buhay. At may kasama pa itong isang alalay. Una nitong nakausap ang kanilang ina at hinahanap siya. At nang makaharap na niya ito, ay agad na sinabi ang kanyang pakay. Bungad pa niya, kanya raw na pag-alaman ang ukol sa nahuli niyang malaking bayawak at nais niya ito makita. Na hindi naman ipinagkait ni Karding ang kahilingan nito.
Ngunit nang makita na nung lalaki yung payawa, ay agad na nagbangkit ito ng presyo at nais daw niya itong bilhin. Na hindi kaagad nakasagot si Kating pagkat medyo nabigla siya. Dahil hindi biro ang nasabing halaga na iniaalok sa kanya ng mayamang lalaki. At napansin niya na nang makita nung bayawak yung lalaki ay bigla itong nagwala sa kanyang kulungan na para bang nagpapakitang gilas at tila ba nakakita siya ng kakampi. At nang lumapit yung lalaki sa kulungan nito ay nagmamadali ring lumapit yung bayawak sa kanya at dinilaan pa ang kanyang mga daliri. Sinabi ni Kating sa lalaki na wala siyang balak na ipagbili yung kanyang nahuli. Malaki raw yung halagang inaalok nito sa kanya pero mas gusto niyang alagaan yung bayawak. Biglang nawala yung maaliwalas na mukha ng lalaki. At naramdaman kaagad niya ang galit nito. Kita niya sa mukha ng lalaki ang pagkadismaya at pagkadiskontento sa kanyang sagot. Muling nagsalita yung lalaki, napilit pinakalma ang sarili. Itinaas pa at dinoble ng lalaki ang presyo para mainganyo si Kating na ipagbili na iyon sa kanya. Pero hindi pa rin ito pumayag. Nanaisip ni Kating na para naman yata itong ginto dahil sa laki ng halaga ay niaalok para dito. Hanggang sa nilapitan siya ng alalay ng lalaki at sinabing hindi magugusto ni Kating kapag nagalit ang kanyang amo. Kaya ibigay na raw niya ang bayawak kapalit ng halaga na iniaalok nito. Pero hindi talaga ito ipinagbili ni Kating at sinabing siya ang masusunod. Dahil siya ang nagmamay-ari sa nasabi ngayon. Pero bigla siyang dinikita ng lalaki at pabulong na sinabi sa kanya na ito ang tunay na nagmamay-ari sa bayawak. At pagsisisihan umano ni Kating kapag hindi ito nakabalik sa kanya. Napaatras si Kating at nagulat sa mga sinabi ng lalaki. Binalaan pa siya nito na kinagabihan din ay dadagsa ang kanyang mga taguhan at alagad para bawiin kay Kating ang bayawak at hindi niya magugustuhan ang maaaring maging resulta noon dahil madadamay pati ang buong mag-anak nila. At nakita niyang unti-unting kumalat ang mga mapupulang ugat ng lalaki sa kanyang mga mata hanggang sa tuluyan na iyong parang nabalot ang dugo. At nakita rin niyang dahan-dahang lumabas ang mahabang pangil nito sa magkabilang gilid ng kanyang gilagid. Hindi na nakagalaw pa si Kating at siya ay natulala. Naramdaman din niyang nanigas ang kanyang mga kalamnan at hindi na niya iyon maigalaw pa. At nang tangkain ang nanay niyang tumakas para humingi ng tulong, ay bigla rin itong natigilan sa pamamagitan lamang ng isang kumpas na ginawa ng lalaki. Noong mga oras na iyon, ay alam na ng nanay niya kung anong uri ng nilalang yung kanilang mga naging bisita. Mahirap paniwalaan, pero nasaksiyan nila yung kakaibang kakayahan ng aswang na iyon. Pero sinabi nito kay Kating na lupa siya nagtataka kung bakit hindi nagawa nung payawa na makatakas sa kanyang patibong. Lupa daw siyang nahihiwagaan kung bakit hindi nagawa nung payawak na maputol yung lubid ng bitag. Ano raw bang mayroon sa mga lubid niya? Dahil sa matinding takot na naramdaman ni Kating, ay napilitan siyang ipagtapat sa lalaki yung kanyang sikreto. Sinabi niya dito na tinuruan siya ng kanyang lolo
at may orasyon ang mga lubid na kanyang ginagawa at inilalagay sa bitag. Kasabay ng pagpapahit niya ng uling dito. At biglang nangiti yung lalaki na para bang nabunutan ito ng tinik sa lalamunan. Sabi pa nito, ang buong akala daw niya kasi ay tuluyan ang hindi makakapanumbalik sa dating anyong yung bayawa. Na nagulat si Kapding dahil sa kanyang narinig na sinabi ng lalaki at siya ay lubang nagtaka. Hindi niya lubos na maunawaan yung mga tinura ng lalaki. Hanggang sa tanungin siya nito kung ano yung orasyon na yon. Pagkat gusto raw niya iyong matutunan. At bilang kapalit ay pagkakaloob pa rin niya kanila Karding yung halagang iniaalok niya dito. At hindi nagagambalain ng muli na ituturing na para bang walang nangyari. Na iyon na umano ang una at huli nilang pagkikita. Panandali ang tinitigan ni Karding ang kanyang ina na nooy nahihirapan na pagkat tulad niya ay hindi rin ito malayang makagalaw. Kaya wala nang nagawa pa si Karding kundi ang sabihin at ipagtapat na ang orasyon sa lalaki. Natuwa naman ang lalaki at nagpasalamat pa ito kay Karding. Inalis na rin niya ang orasyong ibinigay sa binata para makagalaw na ito. Lumapit muli yung lalaki sa pulungang ginawa ni Karding para sa bayawa. At nang lumapit sa kanyang bayawa, ay kanyang pinalapit naman si Karding para bigkasin ang orasyon na ginagamit sa pagkakalag ng mga nauhuli niyang hayop. At nanlaki talaga ang kanyang mga mata at namangha nang makita niyang unti-unting nagbago ang anyo ng bayawa matapos na makakawala sa lubid na kanyang ginawa. Maya-maya ay naagaw naman ang kanyang atensyon dahil sa malapat na kumot at damit na dala ng alalay ng lalaki nang kanya na itong ilabas mula sa lalagyan. At nakita ni Karding ang isang napakagatang babae na walang saplot. Naging babae yung bayawa at iniabot na nung alalay yung kumot at mga damit nito para mabihisa na ang ubad niyang katawan. Asawa pala ito ng lalaki at doon na naunawaan ni Karding kung bakit ganun lang kasi di ang pagnanais nitong maibalik sa kanya yung bayawa. At matapos makapagbihis ay nagyakap sila ng maigpit. Humingi naman ang paumanin si Karding sa pagkakahuli niya sa babae. Pero mabait naman itong tumugon at sinabing wala siyang kasalanan. Ibinigay nila kay Karding yung ipinangako nitong salapi. Pagkatapos ay lumisa na sila. Matagal nang nakaalis yung kanilang mga naging bisita ay naroon pa rin sila at natulala. Pagkat hindi sila makapaniwala sa kanilang mga namalas na kababalagan na hindi lang pala gininto ang payawa ang katumbas noon. Pagkat sa kagandahan pa lang nitong taglay ay higit pa sa mamahaling at mahalagang hiyas na bihira mong masusumpungan. Medyo maselan po itong kukwento ko sa inyo. Naranasan ko ito dahil sa natukso ako at pinagsisihan ko ang lahat ng iyon. Ito po ay nangyari maraming taon na rin ang nakalipas. Naganap po ito dun sa baryo namin na hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan dahil totoo pong pangyayari ito. Binata pa ako nang ito po'y maganap, 19 anyos pa lang. Nang minsan pong pauwi ako mula sa pakikiani sa kabilang bayan, ay nagtaka ako nang makita ko yung panayo namin
na dalaga. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Marie. Maganda po si Marie. At marami talagang nagkakagusto at nagbabalak na manligaw dito. Madadaanan yung bahay nila bago yung sa amin. At mayroong batis na tatawirin. Malapit sa batis yung bahay nila. Kaya isang hapon, nang pauwi nga po ako sa amin, ay nagtaka ako nang makita ko siya na naroon sa batis at parang katatapos lang maligo. Nagtaka ako dahil noon ko lang siya nakitang naligo doon sa batis. Ang alam ko kasi ay nag-iigip sila at doon sa banyo nila naliligo. At ang ikinagulat ko pa nang patawid na ako sa batis, ay bigla pa itong nagubad. At nakita ko yung makinis at maputing katawan nito. Kaya mabilis ako nagtago. Sinaman pala ko na yung pambihirang pagkakataon na yon. At nanatili pa siya doon ng ilang sandali. Na di ko maintindihan nung una kung ano ba talaga ang totoong ginagawa niya. Na kanyang hinahawakan ang iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Hanggang sa bigla na lang itong nagpunta sa masukal na bahagi doon sa itaas ng batis. Kung kaya kahit kinakabahan, ay daan-daan akong lumakad papunta sa direksyon niya. Magkahalong kaba at kasabikan ang naramdaman ko noon. Dahil may gusto talaga ako sa kanya matagal na. Naging maingat ako sa paglapit ko sa kanya. Halos gumapang na nga ako para huwag lang akong marinig at makita. At nang sumilip ako sa pagitan ng mga halamang naroon, ay una kong nakita yung mapuputi niyang mga binti. At dahan-dahan iyong gumagalaw na hindi umaalis sa pwesto. Hanggang sa nakita kong kanya na iyong inaaplos. Kung kaya, dahan-dahan kong iniangat yung aking paningin. At nakita ko yung likurang bahagi nang wala niyang saplot na katawan. Biglang nag-init ang aking pakiramdam. At nagangat akong makita yung mas mahalagang parte pa ng katawan niya. Pero nang lilipat na ako ng pwesto, ay napansin kong parang namimilipit na siya. Kaya kinabahan ako na baka kung ano na ang nangyayari dito at ako pa ang mapagbintangan. Kaya naisip kong umalis na mula doon. Pero biglang naagaw naman yung atensyon ko nang makarinig ako ng kakaibang tunog sa kung saan siya nakahiga at namimilipit. Kung kaya napalingon ako doon at muling sumilip para alamin kung ano na ba ang nangyayari sa kanya. Pero nagulantang ako nang ang makita ko nang naroon ay isang papalahibong nilalang na nakatayo at tirik na tirik ang kanyang mga buhok. Kaya nagmadali na talaga akong lumayo mula doon. Wala talaga kaming kalam-alam na may aswang sa baryo namin noong mga panahon iyon. Kung kaya ang hirap paniwalaan na may lahi palang aswang yung kalapit namin. At may lihim na pagtingin pa naman ako sa kanya. Pero kahit may nalaman na akong lihim, ay sinarili ko iyon. Wala akong pinagsabihan na iba. Pero naging maingat na ako at alerto tuwing daraan sa bahay nila. Lagi akong nagdadala noon ng itak at balisong. Hanggang sa bigla na lang nagkasakit yung nanay ni Marie. At napilitan silang umalis para ipagamot yung nanay niya. Ang sabi nila, may malubha itong sakit. At uuwi sila sa probinsya nito para doon ipagamot. Pero nakita namin nung mismong araw na umalis sila at kapansin-pansin yung malaking sugat nito sa tagiliran. Nandi sinasadyang naalilis ang damit ng nanay niya nang buhatin at ilagay sa yigaan nito sa pagbiyahe. At makaraan lang ang halos isang linggo
Mula nang umalis sila Marie, ay pumutok naman ang balita na may isang mag-anak sa kabilang bayan na ginupat ng aswang. Pinasok umano ang bahay nito. Ngunit sa kabutihang palad ay nagawa ng may pagtanggulong lalaki ang kanyang pamilya at nabaril pangaraw nito yung aswang. At doon ko naisip na marahil ay nanay yun ni Marie. Na kaya pala wala kaming napabalitaan tungkol sa aswang sa mismong baryo namin ay dahil sa ibang bayan sila tumatayo para umatake. Buwan ng Abril, taong 1990, isang pamilya ang napadpad sa isang lalawigan upang doon gugulin ang kanilang bakasyon. May kaya ang nasabing pamilya. Katunayan, may sariling sasakyan ang mga ito at doon sila nakalulan. Nakagawian na ng pamilya ni Danilo na magbakasyon sa iba't ibang lugar. At mas nasisiyahan sila kapag ang kanilang pinupuntang poop ay yung hindi pa nila nararating. Nakakadagdag daw iyon ng thrill para sa kanila. At natutuwa sila kapag ganon, kapag hindi nila alam kung anong maaaring i-offer ng lugar na pinupunta nila sa kanila. Mahilig sila sa mga sorpresa. At ang buong mag-anak nila ay gustong-gusto talaga ang adventure. Bali apat silang lahat, si Danilo at ang asawa niyang si Sylvia, kasama ang dalawa nilang anak na sina Glenn at Glenda. Isang mahusay na inhinyero si Danilo at mataas din ang katungkulan ng kanyang asawa sa kumpanyang pinapasukan nito. Kung kaya nagagawa nilang masuportahan ang hilig nilang iyon. Kumpleto sila ng mga kasangkapan. May mga tent din silang dala. Minsan nga ay pinapayuan sila mag-asawa ng kanilang mga kaibigan na kanila nang iwasan ang ginagawa nilang pagbabakasyon sa mga lugar na hindi sila pamilyar at hindi pa nila napupuntahan pagkat delikado. Dahil hindi rin nila kilala ang mga taong maaari nilang makasalamuha at baka raw gawan sila ng masama. Katwira naman ang mag-asawa ay kayang-kaya na nila ang kanilang mga sarili at wala namang gulo na hindi nadadaan sa pakiusap, sabi pa nila. At kung pera naman o mga kagamitan namin ang pakay nila ay malugod naman naming ibibigay. Huwag lang nilang pagtangkaan ang aming mga buhay. Patuloy pa na pagpapaliwanag ng mag-asawa. E paano kung hindi naman mga karaniwang tao lang ang makasagupa nyo, kundi mga aswang? Hindi nyo madadaan sa pakiusap ang mga yon at hindi rin pera o mahalagang kasangkapan ang gusto ng mga yon kundi katawan at dugo ninyo. Buhay nyo nakasalalay kapag gano'n na ang nakatiyempo sa inyo. Pero natawa lang ang mag-asawa at sinabing hindi sila naniniwala sa mga aswang. Mula pagkabata hanggang sa nagkapamilya sila ni minsan ay hindi pa raw sila nakakita ng aswang. Kaya para sa kanilang mag-asawa ang tungkol sa mga aswang ay bahagi lamang ng mga kwentong bayan na nakakadagdag sa matingkad na kulay ng ating kultura, lalo na sa panahong ito. Malabo magkaroon ng mga aswang, wika pa ni Danilo. Kaya huwag niyo kaming alalahanin, sabi naman ni Sylvia sa mga kaibigan nila. At isa pa, nag-iingat naman kami. Kaya silang dapat din na mag-ingat sa amin. Pabiro pa nitong sabi sa kanila. Bahala nga kayo. Naiiritang sagot naman ng kumare nila. Basta ako, naniniwalang totoo ang mga aswang.
dahil nasaksihan ko nang minsan doon sa aming probinsya noon. Totoo sila at wala silang patawad kapag kumain ng tao. Kaya ang sa akin lang ay mag-ingat kayo. Mabuti na rin yung hindi kayo masyadong kampante at nagbibigay ng kumpiyansa. Oo naman, Mare, nag-iingat kami ni kumpare mo, pati na rin ang mga bata. Sige na, kumain na tayo. Ganun lagi ang mga tagpo sa tuwing nagkikita silang magkakaibigan. Pero hindi nila talaga maawat at mapigilan ang mag-anak ni Danilo sa nakasanayan at nakahiligan nilang gawin tuwing sasapit ang bakasyon. At nung mga pagkakataon ngang iyon, ay nasa ibang lugar na naman sila at naghahanap ng kanilang mapagpapahingahan. Pero papadilim na ay nasa daan pa rin sila at bumabiyahe. Lulan ng kanilang magarang kotse. Maya-maya ay biglang bumagal ang pagtakbo ng kanilang sasakyan. Naisipan kasi ni Danilo na magtanong. At may nakita siya naglalakad sa may gilid ng daan. Kaya nagdaan-daan lang siya sa kanyang pagpapaandar. At nang kanya na itong matapatan, ay inihinto niyang sandali ang kotse at nagtanong. Pero hindi maganda ang naging tugon sa kanya ng lalaki. Binalaan sila at pinaalalahanan na kung magagawa pa nilang bumalik kung saan man sila galing, ay mangyaring bumalik na sila. Dahil delikado sa lugar na kanilang tinataha. Pagkat laganap ang patayan sa lugar na iyon, sunod-sunod na ang mga namamatay. Dahil sa may aswang umano na gumagala, lalong-lalo na nga at papadilim na, hindi makabubuti na magtuloy pa sila. Bigla namang natawa si Danilo, maging ang asawa niyang si Silvia at mga anak ay nangiti. Kaya natigilan yung lalaki. Pagkat nalata niyang hindi naniniwala sa kanya, ang mag-anak na kanyang kausap. Muling nagsalita si Danilo at humingi ng pasensya doon sa lalaki. At sinabing hindi kasi sila naniniwala pagdating sa mga aswang. Pero igagalang daw nila at susundin ang payo nito. Tinanong niya yung lalaki kung saan ito patungo. Sinabi naman nito na siya ay papauwi na. At malayo-layo pa umano ang sa kanila. Kaya inalok ito ni Danilo na kung nais niya ay sasabay na lang nila siya dahil hindi na sila tutuloy pa at babalik na lang. Nung una ay ayaw pa sana nung lalaki. Pero nagpumilit sila Danilo dahil sa nabaitan sila dito. Kaya sumakay na rin ito at sumakay sa kanila. Nang nasa loob na ito ng sasakyan at kasalukuyan na silang bumabiyahing pabalik, ay nagtanong sa kanila yung lalaki kung bakit nais nilang magpunta sa lugar na iyon. Kaya sinabi nila na hindi talaga nila alam ang mga lugar dun sa kanilang lalawigan at naroon lamang sila para magbakasyon. At ikinuwento na rin nila sa lalaki na ganun talaga ang nakahiligan ng kanilang pamilya. Ang magpunta sa iba't ibang lugar na hindi pa nila napupuntahan. At napapailing na lamang ang lalaki dahil sa kanyang mga naririnig. At di niya maiwasang masabi na lubhang delikado ang nakahiligan nilang gawin na mag-anak. Inalok sila ng lalaki na kung gusto nila ay dumuna lang muna sa kanilang bahay. At ipinangako nito kanya silang dadalhin sa magagandang tanawin at batis na malapit doon sa bahay nila. Natuwa naman ang mag-anak at kaagad na pumayag. Halos may kikalating oras din ang itinagal ng kanilang biyahe. Nang ituro na nung lalaki yung daan papasok sa kanila, ay natuwa yung magkapatid. Dahil yun ang gusto nila, lugar na punong-puno ng mga halaman at punong kahoy. Sinabi nung lalaki sa kanila na hindi naman kalayuan yung bahay nila mula sa kalsada. Mga mahigit 200 metro lang siguro ang layo.
pagtatantya sa kanila ng lalaki. Ipinarada ni Danilo ang kanilang sasakyan sa tabi kung saan nalililiman ito ng mayabong na punong kahoy. Siniguro ng lalaki sa kanya na hindi maaano ang kanilang sasakyan. Pagkat mababait naman ang mga tao sa kanila at walang loko, di tulad sa ibang sitio. Tinulungan sila ng lalaki na maibaba ang kanilang mga dala at tumulong na rin ito sa pagbubuha. Tuwang-tuwa ang mag-ana. Buti na lang daw at kanilang nakasalubong sa kalsada yung lalaki. Natawagin na lang natin sa pangalang Dodong. Habang naglalakad sila sa daan, ay patuloy silang nagkwentuhan. Nabanggit sa kanila ni Dodong na may lima na itong anak. Kaya pito silang lahat sa kanilang tahanan at medyo nagsisiksikan. Ipinahayag naman nila kay Dodong na wala yung problema. Pagkat maaari naman sila magtayo ng tent sa labas ng kanilang bahay, magtatayo na lang daw sila ng matutulugan doon sa kanilang bakuran. Lalo namang natuwa sila Danilo nang malamang marami pala silang makakasama. Mahilig pa naman daw sa mga bata ang kanilang dalawang anak. At napansin ni Dodong na tila sanay na sanay nga ang mag-anak sa paglalakad ng gabi at sa ganong uri ng lugar na katulad ng sa kanila. Ni hindi man lang niya nakitang nadulas o nahirapan ang mga ito. Idagdag pa nga na medyo may kadiliman na ang mga oras na iyon. At tanging liwanag lamang mula sa kanilang mga flashlight ang nagsisilbi nilang ilaw. Hanggang sa narating na nila ang bahay nila Dodong, nagtaka ang asawa at mga anak nito kung sino ang kanyang mga kasama. Kaya kagad niya ipinakilala sa kanila ang buong mag-anak ni Danilo. Inilabas naman nila yung mga pagkain na kanilang dala at sinabing pasalubong nila iyon para sa kanila. Dahil sa ginawang pag-aanyaya ni Dodong sa kanilang mag-anak, natuwa naman ang mga ito. Lalo pa nga at ang karamihan sa mga ibinigay nila ay hindi pa nila nasusubukang matikman sa buong buhay nila. At bago patuloy magkagulo ang kanilang mga anak dahil sa pasalubong, ay niyaya na silang pumasok ni Dodong at ng asawa nito. "Ang sarap naman dito sa inyo," sabi pa ni Silvia. Sariwang-sariwa ang hangin at walang anumang polusyon. At sigurado din akong sariwa ang mga pagkain na inyong kinakain. Mabilis namang napatango si Dodong at sumang-ayon silang lahat sa mga sinabi ni Silvia. Nagpaalam sandali sa kanila si Dodong at sinabing mamimitas lang siya ng mga gulay upang mayroong maiulam sa hapunan. Susubukan din daw niyang ilawan yung kanilang mga alagang manok na dumadapo sa puno ng mangga para mayroon silang masabawan. Napabulalas naman bigla si Danilo at sinabing masarap ang sabaw ng native na manok. At sinigunda naman ito ni Silvia at sinabing wala talagang tatalo sa native. At nagpaalam na muli si Dodong sa kanila at lumabas na ito ng kanilang bahay. Nagpaalam na rin muna ang asawa ni Dodong at isang anak nila. Pagkat mag-aasikaso na raw muna sila dun sa may kusina. Nakipagkwentuhan naman sa kanila ang ibang mga anak nila Dodong at naaliw sila Danilo sa kanila. Makaraang halos mag-iisang oras ay nagbalik na si Dodong. Masayang masaya ito at sumisipol-sipol pa. Pero pagbukas niya ng pinto, ay bigla siyang natulala. Nabitawan niya ang dalang manok at mga gulay na pinitas. Hindi siya nakagalaw sa kanyang pinatatayuan at gimbal na gimbal siya sa tanawing bumungad sa kanya. Hindi pa siya makapaniwala sa lahat ng kanyang nakikita. Para iyong isang masamang panaginip na walang sino mang matinong ama ang magnanais na mapanaginipan yon. Dahil nakita niyang kanyang asawa at mga anak na nakandusay na sa lupa at hindi na humihinga. Nagkala ang mga dugo.
at patuloy pa rin silang nilalapa ng mag-anak na kanilang mga bisita. Biglang napalingon kay Dodong ang mga ito. Nakakatakot ang kanilang mga itsura. Hindi makapaniwala si Dodong na ang mga aswang ay mismong nasa bahay na nila. At wala dun sa sinasabi niyang lugar kung saan gumagalang mga ito. Nawala siyang kamalay-malay na yung mag-anak na nagsasabing hindi sila naniniwala sa aswang ay mga aswang pala mismo, mga mapanlin lang. Napaluha na lamang si Dodong kasabay ng kanyang panlulumo pagkat siya ang dahilan kung bakit nakarating sa bahay nila ang mga ito. Tuluyan na siyang nawala ng pag-asa. Ayaw na rin niyang mabuhay. Kaya hindi na siya gumalaw at nagtangkapang tumakas. Nagpaubaya na lamang siya na magsimula ng kumilos sila Danilo para siya ay sunggapan. At wala na rin buhay nang bumagsak ito sa lupa. Wakwak din ang kanyang tiyan tulad ng mga mahal niya sa buhay. At malakas nang maagos ang kanyang dugo mula sa kanyang leeg. Bunga ng malaki at malalim na pagkakakagat sa kanya. Nang sumunod na araw, "Manong, pwede po bang magtanong, ano pong lugar itong tinatahak namin? Nako, saan ba ang punta nyo?" "Ah, di nga po tiyak. Narito po kami para magbakasyon. Gusto namin puntahan yung mga magagandang tanawin po dito. Ganun na rin po yung mga talon at lawa kung meron man." "Ah, ganun ba? Eh, delikado kapag dinerecho nyo itong daan na ito. Pagkat balibalita na may mga aswang na gumagala sa lugar na yan tuwing gabi. Kagabing araw ay may isang mag-anak ang pinatay at nilapa ng mga aswang. Ubos silang lahat. Kung gusto nyo, ay sa bahay na lang namin kayo muna tumuloy. At sasamaan ko kayo bukas na bukas din sa mga magagandang tanawin at lawa na gusto nyong mapuntahan." "Ah, talaga po? Marami pong salamat. Sige po, sumakay na po kayo. Ako nga po pala si Danilo, ang asawa ko pong si Silvia at ang dalawa po naming anak."